Magandang araw po. Hiling ko po sana, Commander, na ang sarili kong kwento ay mai-upload sa channel mo. Matagal na po kaming nakikinig na mag-asawa sa iyong channel, kaya po napag-isipan namin na ishare sa iyo ang aming karanasan. Ako po si Jerry, 27 years old, at ang asawa ko na si Mona ay 26 years old. Sa pangkasalukuyan, nandito po kami sa Maynila, pero ang kwentong ibabahagi ko sa iyo ay nangyari sa Cebu. Kailan lang po ito? April 2020 lang ito, kasagsagan lang po ng lockdown dito sa buong Pilipinas. Pero bago yun, nais ko po sanang ikwento kung paano kami nagkakilala ng kinakasama kong si Mona. Jerry! Oh, Mona, bakit ka andito? Eh, syempre, break ko eh. Siya nga pala, sama ako sa inyo. Saan? Sa Cebu? Oo, ayaw mo? Eh, hindi ko namang sinabing ayaw. Eh, maitanong ko lang, hindi ba maganda sa Cebu? Maraming trabaho? Oo, pero syempre, gusto ko rin namang mabago yung mundong ginagalawan ko. Kaya ako pumunta rito sa Maynila. Ah, ganun ba? Sama ko? Oo, sige, sige. Bumiyahe kami ni Mona March 10. Hindi namin akalain na aabutan kami ng lockdown doon. Hindi naman kasi kami naniniwala na merong virus. Nang dahil po rito, Commander, yung asawa kong si Mona ay kasama kong na-lockdown sa amin sa Cebu. Dahil po kami ay nakakulong lang sa bahay, nabuntis ko po si Mona. Galit na galit noon ang nanay at tatay ko na halos ayaw nila kaming patawarin. Nung nga lang inuwi ko si Mona roon, galit na sila, di mas lalo na nung nabuntis ko ang asawa ko. Anak, sinabi ko naman sa iyo anak eh, na huwag ka munang mag-aasawa. Kita mo naman ang pamumuhay natin, habay nag-uwi ka pa ng babae dito anak. Uwi ka ng tatay. Siya nga naman anak, paano na yung mga kapatid mo? Sa iyo lang kami umaasa, ikaw ang panganay. Uwi ka naman ng nanay ko. Ang sagot ko sa kanila, Commander. Nay, tay, eh nandito na po yan eh. Wala na po tayong magagawa. Sana naman po, huwag niyong hadlangan ang buhay ko. Anak, hindi naman sa hinahadlangan ka namin. Ang sa amin lang, eh paano naman yung mga kapatid mo? Kita mo naman kami ng tatay mo. Matanda na kami. Sana naman lang nag-isip ka muna ng maayos. Tama ang nanay mo, anak. Dapat, eh nag-ipon ka muna bago ka mag-asawa. Hindi ka naman namin pinipigilan na mag-asawa. Ang amin lang, sana'y ayusin mo muna ang buhay ng iyong mga kapatid. Eh, ano ba to, tay? Nandito na to eh. Ano pa nga bang magagawa namin? Eh, nandyan na yun eh. Ngayon, wala kang trabaho. Lockdown pa. May kumakalat na coronavirus. Paano ngayon ang buhay natin? Naubos na idala niyong pera ni Mona. Anong kakainin natin, anak? Eh, basta tay, didiskarte na lang kami online dahil uso naman ang bentahan sa online ngayon ng mga pagkain. May natira pa naman kaming konti para ibenta online. Eh, kayong bahala, anak. Basta, gawin mo ang lahat para hindi tayo magutom. Nakita mo naman kami ng nanay mo. Hindi na namin kayang magtrabaho. Opo, tay, sige, sige. Nung buntis na po si Mona, ang sabi niya sa akin, Jerry, bakit ganun tong lugar niyo? Bakit? May mali ba rito? Eh, ba't ganun? Yung pulubi doon? Ah, sinong pulubi? Kasi gabi-gabi ko na lang nakikita yung pulubi nakatingin dito. Ah, di ko alam yun. Tay. Oh, anak, bakit? Si Mona, meron daw siyang nakikitang pulubi na madalas nakatingin dito. Pulubi? Eh wala namang pulubi rito sa atin. Kung meron man,
doon sa gawing bayan. Eh, Mona, saan mo ba nakikita yun? Palagi siyang nakatingin doon sa bakuran natin. Tumatapat nga siya doon eh, kahit gabing-gabi. Gabi? Bakit gising ka pa ba ng gabi? Oo, eh, hindi ako makatulog eh. Akala nung una ni Mona na yung pulubi na yon ay normal na tao lang. Pero hindi, Commander, hanggang sa isang gabi, bandang alas 11, si Mona ay bumangon dahil naiinitan daw siya. Gusto niyang lumabas ng bahay pero hindi niya magawa dahil nakikita niya yung pulubi sa daan. Mona, babangon ka na naman. Matulog ka na. Jerry, ang init-init eh. Magpapahangin lang ako. Bawal dyan, baka matanaw ka ng mga barangay. Eh, sisitahin ka dyan, wala ka pa namang mas. Di, dito lang ako sa harap. Sinundan ko si Mona. Pagpunta ko sa kanya, gulat na gulat ako, Commander, dahil nakikipagtitigan siya sa pulubi. O Mona, ba naman niyang gabing-gabi na. Tara na, matulog na tayo. Tsaka ba't mo ba tinitignan yung pulubi na yun? Nung titigan ko yung pulubi, Commander, nagulat ako dahil ngumingiti ito kay Mona habang nakatingin ng diretso. Medyo may kalayuan siya sa amin, kaya hindi ko masyadong maaninag yung mukha niya para makilala ko. Hanggang sa nabwisit na ko, Commander, nilapitan ko po yung pulubi at kinausap ko ito. Kuya, ano bang problema mo? Palagi ka nalang nakatingin dito ah. Lockdown ngayon eh, baka makita ka ng taga-barangay, hulihin ka ng mga yun. Hehehe, pingay ko tubig, pingay ko tubig. Ah, yun lang naman pala eh. Kaya pala may hawak kang baso. Eh gusto mo lang pala ng tubig, sandali, sandali ah. Hehehe, ito baso, lagay mo tubig. Oo, sandali, sandali, kukuha lang ako. Pagkakuha ko ng tubig, madali kong pinuntahan yung pulubi. Nung bigyan ko siya, Commander, tuwang-tuwa siya, sabi-sabing, hehehe, buntis asawa mo, buntis. Ah, ito, chismoso ka. Buntis ba asawa mo? Buntis siya. Nung una ay natutuwa ako sa kanya, pero nung tumawa siya ng ganon at halos naglaway pa ito, nakaramdam ako ng galit, Commander. Naalala ko po kasi yung kwento ng tatay at nanay na ngayong buntis daw si Mona, ay huwag ko siyang hayaan makipag-usap kung kanino, lalo na sa panahon ngayon. Nagkalat ang mga masasamang loob, kahit na sabihin pang lockdown, eh baka mamaya kasalamuha mo na raw yung taong gagawa sa iyo ng masama. Kuya, binigyan na kita ng tubig. Alis ka na. Sige na, dito ka dumaan. Huwag dyan, may mga taga-barangay dyan eh. Salamat. Oo, sige na, huwag mo na akong tawanan. Baho ng hininga mo. Pag-uwi ko ng bahay, si Mona ay nakahiga na. Naalala ko, oo nga no, lockdown ngayon, pero bakit yung pulubi ay nakakadaan sa checkpoint na hindi man lang sinisita ng mga nakaposteng barangay kada street ng aming lugar? Mona, Mona, naalala mo yung pulubi? O bakit? Kasi naisip ko lang, yung pulubi na yun eh, paanong nakakagala yun? Eh di ba lockdown ngayon? Eh bawal ang tao sa daan. Ewan ko, kasi madalas dito yun eh. Tuwing titingin dito sa akin, sakto namang nandun ako sa bintana nakatanaw. Baka naman kasi nagugutom kasi binigyan ko kanina ng tubig eh, tuwang-tuwa nga. Kaya lang ngayon tumulo yung laway niya. Nakakadiri. Alam mo, baka nagugutom nga, dapat binigyan mo na ng pagkain. Tayo nga ngayon eh, nagugutom eh, di sana binigyan mo rin ng konti, maishare man lang yung kinakain natin. Yaan mo, bukas na bukas, pag nakakita ko siya, ibibigyan ko uli ng tubig tsaka pagkain.
Kinabukasan, Commander, meron po akong diniliber na pagkain dahil meron pong order sa amin. Hindi naman po ito kalayuan. Nagpaalam ako kay Mona at hinahanap ko na rin noon yung pulubi dahil meron akong dala noon na para sa kanya. Kaya lang ay hindi ko siya nakita. Kinagabihan, doon ko po siya nakita. Pingi ko tubig. Pingi ko tubig. Ah, tubig lang ba? Eh, pagkain. Hindi, ayaw. Gusto ko tubig. Oh, sige. Sandali. Pagkuha ko ng tubig, nagulat ako sa malakas na hiyaw ni Mona. Sinasabi niya na nandito na raw sa loob ng bahay namin yung pulubi. Uy, anong ginagawa mo rito? Di ba sabi ko doon ka lang? Labas, labas! Uwa ko. Habang sinasabi niya yun, nakatingin siya sa asawa ko. Nung una, inisip ko na baka minamanyak niya yung asawa ko. Pero hindi, Commander, dahil nang dumating ang tatay, galit na galit si tatay at kumuha ng pamalo, hinampas niya sa likod yung pulubi. Tay, ba't mo naman hinampas yung pulubi? Natutuwa ka pa? Ha? At naaawa ka pa ron? Eh, tay, hindi naman sa ganun. Eh, bakit nyo nga hinampas? Kawawa naman, dapat tinaboy nyo lang. Anak, kukunin nun ng anak nyo. Ha? Paano? Paano kukunin, tay? Hindi ka talaga marunong mag-isip, Jerry. Dito ka lumaki. Dapat alam mo yan. Yung pulubi na yun, yan yung usap-usapan na kumakain ng mga alagang manok dito. Eh, porke ba kumakain ng manok eh? Ano na, kukunin na'y bata. Tay naman, hindi ako naniniwala sa mga ganun. Tsaka, sa panahon ngayon, wala nang ganun, tay. Bahala ka, Jerry. Uuwi na ako sa bahay ko. Yung bahay nila tatay at ni nanay at ng mga kapatid ko ay kadikit lang naman, Commander. Bali, itong tinutuluyan namin ni Mona ay nakasibi lang. Ba't naman ginanon ni tatay yung pulubi, kawawa naman? Eh, ikaw naman kasi. Bakit ka naman biglang sumigaw? Eh, syempre natakot ako. Bigla ba naman siyang pumasok eh? Sino bang hindi matatakot dun? Pero sabi ng tatay, kukunin daw nun yung anak ko. Ano bang meron dun? Eh, kasi dito sa amin, marami din namang mga ganyan. Yung mga kwentong, ewan ko kung totoo ah, yung may mga aswang daw na nakikihalubilo dito sa atin. Sa mga tao ba? Totoo ba yun? Eh, siguro. Ewan ko ba sa tatay, kung mga matanda na. Eh, kung mo matanda na eh, maraming alam na kwento. Eh, parang wala namang patunay. Nakawa tuloy ako sa pulubi. Ganun? Kaya nga, kawawa, bigla ba namang pinalo ni tatay sa likod? Kaya nga eh, haya mo bukas pag nakita ko, maghihingi ako ng sorry. Oh, sige. Pagsapit ng umaga, yung kapitbahay naming Marites ay naroroon sa bahay. Ang sabi noon ng tatay, "Oh, bakit ka nandito? Lockdown na." "Ito naman, para namang hindi tayo magkapitbahay. Nandyan lang naman eh, hindi naman ako sisitahin ng taga-barangay." "Ikaw talaga, ano bang sadya mo?" "Eh kasi, kagabi, narinig ko nagsisigawan kayo rito. Eh baka naman, may nag-aaway na. Siyempre, makiki-isyoso ko." "Umuwi ka na nga, walang nag-aaway rito. Sige na. "Eh bakit kagabi, may pinagtatabuyan ka? Akala ko yung manugang mo na." "Hindi. Hindi mo ba nakita yung lumabas dito na pulubi?" "Pulubi? Meron bang pulubi? Wala naman." Meron po. Eh, gabi-gabi nga hong nakatingin dyan sa, ano yun, sa bakod namin." "Sino? Wala naman." "Meron nga ho." "Ito naman, binibiro pa ako. Imposibleng hindi makita ng mata ko. Yung nakita nyo?" "Eh, pinapasok pa nga ho namin dito eh. Pumasok ho pala rito. Eh, tapos napasigaw po yung asawa ko dahil bigla siyang pumasok." "Ganun ba? Siguro mamayang gabi, makikita ko na siya." "Eh, baka ho ganun." "Sige, uuwi na ako." Pagsapit ng gabi, kagaya ng inaasahan,
ay naroroon na naman yung pulube. Nilapitan namin ito ni tatay dahil dudang-duda ang tatay na mukhang meron itong balak na masama sa asawa ko dahil nga po buntis si Mona. Sino ka bang talaga? Bakit tuwing gabi ka lang nagpapakita? Ano bang kailangan mo, kaibigan? Huwag mo nang pag-interesan ang magiging apo ko, ha? Siguro ay taga rito ko lang. Kapag nalaman ko kung sino ka talaga, susunugin ko ang bahay mo at ipagkakalat ko sa buong baryo na ikaw ay aswang. Grabe naman ako kayo. Hingi lang ako tubig. Hingi ako tubig. Oh, ito meron. May dala akong tubig. Oh, yan. Sige na. Alis ka na. Baka mamaya ay paluin ka na naman ng tatay. Asan na asawa mo? Buntis na asawa mo. Gusto kong makita. Bah, luko-luko to ah. Tay, ano bang sinyalis ng aswang? Yang nasa harapan mo. Yan na yung sinyalis ng aswang. Pingi ko tubig. Kulang pa. Sige na, alis na ako. Bigyan mo na nga yan para matapos na to. Matapos ko siyang bigyan ng tubig, umalis na siya, Commander. Makalipas ang ilang oras, nakatulog na kami ng asawa kong si Mona hanggang sa nagulantang po kami dahil yung bubungan po namin ay kumalabog. Galit na galit ako noon. Akala ko meron lang ng bato. Lumabas ako ng bahay, dinala ko yung cellphone ko. Bibidyohan ko pa sana kung sakaling mahuli ko kung sino yung nang babato. Sino bang nang babato dyan, ha? Sino? Mga lintik kayo ah. Natutulog na kami, nang babato pa kayo. Kung wala kayong magawa sa buhay nyo, pwes matulog na kayo. O kung ayaw nyo matulog, magpatulog kayo. Nakatingin ako sa bubong. Wala naman akong nakikita roon hanggang sa pumasok akong muli sa bahay at nang makatulog na naman ako, bigla na namang may kumalabog sa bahay. Sa galit ko, Commander, kinuha ko yung tubo roon na nakalagay sa ilalim ng higaan namin ni Mona. Lumabas ako ng bahay. Nagsisisigaw ako roon pero bigla akong napahinto nang makita ko yung isang napakalaking ibon na nakatungtong sa bubungan ng bahay namin. Diyos ko, ano yun? Hindi, hindi ito totoo. Matapos nun, Commander, yung tatay ko po ay lumabas. May dala ito na mahabang itak. Nagsisisigaw ang tatay, sinasabihan ni tatay na huy pulube. Pulubing aswang, tigilan mo ang aking apo. Kapag nalaman ko talaga kung sino ka, sinisigurado kong ikakalat ko sa buong lugar, kung sino ka man. Sa palagay ko, Commander, hindi natatakot yung aswang na yon sa banta ng tatay dahil ang alam ng tatay, kapag nakilala siya ng kapwa niya, ay bigla na itong titigil at aalis. Pero hindi po ganun ang nangyayari. Kahit ilang ulit na bantaan ng tatay yung aswang, hindi talaga ito umaalis. Ang ibig sabihin nun, dayo ang aswang na ito. Nagulat na lang kami nang si Mona ay biglang nagsisisigaw. Madali akong pumasok sa loob at kitang-kita ko, Commander, na merong napakahabang dila ang nanggaling sa bubungan ng aming bahay. Madali ko itong tinabas ng dala kong gulok dahil kinuha ko noon yung gulok ng tatay at nung tabasin ko siya ay nasugatan ito. Hindi nagtagal, biglang nawala po yung yumayabag sa aming bubong. Ang sabi ng tatay, nakarinig daw siya ng mahinang pag-imik mula sa aswang sa itaas. Matapos noon ay umalis na ito. Anak, tiyamba ang pagpunta niyo rito. Kasi nabuntis ang asawa mo. Ngayon, meron pang aswang na umaaligid. Hindi kayo titigilan ng mga yun. Eh dapat siguro, lumapit na lang tayo sa kaibigan ko upang makahiram tayo ng buntot pagi na maaari nating gamiting proteksyon o pamatay doon sa lintik ng aswang na yun.
gabi-gabi na lang tayong binubwisit. Tandaan mo anak, yung pulube, huwag mong lalapitan. Siya yun. Sige po tay, sige. Kinabukasan ng gabi, inaabangan ko, Commander, yung pulube pero hindi siya nagpakita. Kumpirmado tuloy na siya yung aswang na umaaligid sa amin. Sa una ay nag-iitsurang pulube pero pagdating ng hating gabi, dito na siya umaatake. Gabi-gabi ko inaabangan yung aswang kung magpapakita pa ba ito. Malakas ang loob ko nung mga panahon na yun dahil hawak ko yung pinahiram na buntot pagi ng kaibigan ng tatay ko. Ayon po sa kaibigan ng tatay, yung buntot pagi na yun ay nakahalipaw na ng aswang. Simula raw nang makatama ito ng aswang, hindi na raw po nagpapakita yung aswang. Tay, mukhang effective tong pinahiram sa atin ng kaibigan nyo. Talagang effective yan. Alam mo ba anak, binata pa lang siya nang siya ay naninirahan sa Sambuanga. Eh gamit niya na yan. Ang sabi niya, sa kanilang lugar ay marami din aswang, kaya kailangan nila yan. Nagkataon namang nandito siya ngayon, kaya nahiram natin yan. Mabuti na lang at nandyan siya. Eh meron na tayong panglaban sa aswang. Sa palagay ko tayo, hindi na babalik yung aswang na yun kasi wala na ipulubi eh. Wala naman tayo ibang pinagbibintangan kung hindi siya lang, di ba tay? Oo anak, tama ka. Paano? Eh, pwede na siguro nating isuli yan. Hindi naman na nagpaparamdam yung aswang. Huwag muna tay. E antayin muna nating makapanganak yung asawa ko bago natin to isuli. Ano ka mo? Ipanganak? Oo po tay, bakit po? Ano, magtatagal pa kayo rito? Eh tay, hindi naman kami pwedeng lumawas. Nakita niyong lockdown eh, tsaka wala pa kaming pera. Sabagay anak, pero pag nagluwag ah, bumalik na kayo ng Maynila. Doon sa lugar ng asawa mo, wag dito. Kung maaari, wag dito. Kasi, alam mo na ganyan ang sitwasyon. May aswang, maali-aligid dito sa asawa mo. Eh, mabuti na ron ligtas ang asawa mo. Hindi pa makukuha yung anak nyo. Eh, mahirap yan eh. Kauna-unahang apo ko pa eh, ang makikinabang aswang. Aba, hindi tama yun. Sabagay tay, tama po kayo. Sige po. Pagkatapos nitong lockdown na to, eh, ang sabi kasi isang buwan lang eh. Eh di, babalik na ho kami ng Maynila. Tatawag na lang ako dun sa mga katrabaho ko at mangungutang na lang ako ng pera o kaya sa agency ko para padalang kami ng pera. Ang hirap ng buhay dito. Walang trabaho, walang makain, may aswang pa. Lintik na buhay to, tay. Ba't ganito tong lugar natin? Totoo ba talagang may aswang dito sa Cebu? Meron naman anak, pero noon pa yun. Kung meron man ngayon, malamang na nakikihalubilo na yun sa mga katulad natin. Sa Maynila kaya tay, meron kaya niyan? Malamang meron. Alam mo kasi anak, ang aswang, merong pakpak yan, kahit saan nakakarating yan. Mag-iingat ka na lang araw-araw anak, lalong-lalo na yung asawa mo. Lagi mong pakatatandaan na huwag kayong magtitiwala sa kung sinong nakakaharap ninyo. Kasi sa panahon ngayon, hindi mo alam na ang aswang, o hindi lang aswang, maging ang mga mangkukulam at mangbabarang ay nakahalo na sa atin at namumuhay na rin ng kaparehas natin. Yan ang pakatatandaan mo palagi, Jerry. Opo tay, sige po, salamat po. Nung maisilang na po, Commander, ang aking anak, mula po noon hanggang ngayon, hindi na po nagpakita o nagparamdam man lang yung aswang. Ganun pa man po, Commander, na bago ang aking paniniwala na sinasabi ko nung una na hindi totoo na merong aswang. Nabago po ang paniniwala ko dahil ako mismo ang nakasaksi nang dahil po roon nagkaroon po kami ng karanasan tungkol sa aswang. Kaya po heto kami ngayon, Commander, isineshare namin sa iyong channel ang karanasan naming mag-asawa. Hanggang dito lang po, Commander, ang kwento namin sa iyo. Sana po ay maiere mo sa iyong channel, kaya po napili namin na sa iyo ipasa ang kwentong ito dahil naniniwala po kami na mas mabibigyan mo ng buhay ang kwento namin ni Mona. Commander JH, maraming salamat po sa iyo at mag-iingat ka po palagi.
Aabangan po namin sa iyong channel ang sarili naming kwento. Maraming salamat po. Maikli lang po yung kwento ni Kuya Jerry pero may aral, di ba? Lalong-lalo na yung sinabi ng tatay niya na sa panahon ngayon, baka nakahalo na sa atin yung mga ganyan. Sa totoo lang, meron pa rin po. Kung kayo ay merong third eye, kung kayo ay merong suot panangga, mararamdaman nyo yung kasama nyo kung ito ba ay aswang, mangkukulam o mangbabarang o kahit na anong may kakayanan. Okay, basta salamat Kuya Jerry sa pagbabahagi po ng iyong kwentong sa una ay hindi mo mapaniwalaan pero nabago ang iyong paniniwala nung ikaw na mismo ang nakakita. Ikaw, anong feeling mo pagka nakakita ka ng ganun kahit hindi ka naniniwala? Baka naman tawanan mo pa. Lagot ka. Kakainin ka niyan. O siya, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Mag-iingat po kayo palagi.